I-reveal ko na. This is a statue of Joker, okay? Masaya, happy, happy! Okay, there you go. So pag sinabunutan mo siya, hindi siya basta-basta. Ayoko namang sabunutan, wag nating sabunutan. Ano? So don't forget, Anotoys, the gold mine for collectors. Yes, Sir Oscar, thank you very much. And ha, your gold is mine. So real, pwede kayong mag-usap. Hi Arthur, alam mo ba kung saan ako nag-start ng collecting? Hindi! Gusto mo ba ikwento ko sa'yo? Oo naman! Bata pa ako, nagko-collect na ako ng toys. Pero hindi naman, syempre, ang kinokolekta ko is hindi yung mamahalin. Ang kinokolekta ko noon is yung mga mamura. Actually, chipanga lang ng mga kung ano-anong plastic toys. At saka, dapat nga pala ikaw kinakausap ko, no? Para namang hindi mo ako naririnig. I was collecting toys since I was a kid, pero it's not the high-end ones. Siyempre, kung ano lang yung afford ko. Itong mga nagpupunta sa Anotoys, kaya nga ito tinawag na gold mine for collectors. Kasi marami ka talagang makikita na gusto mo. And a lot of collectors nowadays, yung mga batang walang pambili noon, tapos medyo naging maganda ang buhay. So ngayon, may pera na pambili ng mga collection na gusto nila. Masaya, happy, happy! Unang-unang naging dream collection ko is yung mga diecast. So yung mga SOC, yung mga Soul of Chogokin, mga robots, yun yung unang-una ko naging target na kolektahin. Then later on, I was into hot toys. Nung una, okay eh. Nung konti pa lang eh. Actually, my first hot toys figure is a Joker. The bank robber Joker. Yun yung unang-una kong kinuha. And after that, it was Iron Man. Kaya lang, nung medyo dumadami na, pinagalitan na ako ng asawa ko. Saan ko raw ilalagay? Sino ang dapat titin? Pero nag-downsize ako ng literally ng size. So now I'm collecting SHF, yung mga figure arts ng Bandai, stuff like that. I like action figures more kasi na-articulate siya, tapos na-ipopose. I'm into that eh, yung copying and using those as inspiration. At saka as far as sculpting is concerned, ito yung trabaho ko before. I worked in an exporting company, seasonal decorative items, yung hinahandle ko. So mga Santa Claus, mga angel, mga bunnies. Ako nagsasculpt ng head, ng hands, at saka minsan yung ibang parts. And pretty similar to this one, nilalagyan din namin ng actual na fabric na clothing. Ang hindi ko lang ginagawa is tong actual na hair, which is really, really cool. This is amazing. Pagka tinignan mo to dito ka mabablown away. Dito na mabablur yung reality at saka yung fantasy. Sobrang, kaya siya hyper-real eh. Pero ako, since I did that before, that's the thing that I look for dun sa mga statue. Mas gusto ko yung hindi digital yung reproduction eh, yung hindi 3D scanned eh, at hindi 3D printed. Mas gusto ko yung hand-sculpted talaga. So before, nagkaroon ng brand yung Kotobukiya. Yan, appreciate ko siya. Pero hindi siya makakuha masyado nung likeness. Kaya nung lumabas na yung mga hot toys, at nakita mo na yung likeness ni Robert Downey, at ni Heath Ledger, na nagawa na, dun ako medyo na-impress, at dun ako nag-start mag-collect ng mga ganong klaseng scale. But this time around, eto, wala na. Hands down, wala na. Parang suko na ako. Tama na. Thank you very much, Anotoys. Thank you, Anotoys!